Okay. Okay, so ulitin ko po ulit kung paano kayo makakapag-upload or makakapag-send or makakapag-pasa ng mga sagot nyo sa assignment gamit ang laptop sa Google Classroom. So, punta kayo sa classroom nyo. Ito, example, ito ang classroom natin sa MAPE. Okay, so paano nyo malalaman kung saan kayo magsasagot or magpapasa ng assignment? Lalabas yan dyan na hanapin nyo. Example, ito ang assignment natin ngayon. Dahil nag-post ang teacher ng bago. So, pipindutin nyo yan ngayon. Kiklik nyo yan. So, nakita nyo na siya ngayon, di ba? So, may iba pang ways para makita yan. Kung paano nyo makikita, dito po. Punta kayo sa to do. Pag napunta kayo sa to do, lalabas lahat dyan ang kailangan nyong gawin. Tapos, pwede kayong bumalik doon. Punta kayo sa classwork. Lalabas dyan yung mga pinagawa sa inyo at mga gagawin nyo pa. So, ito example yun ha. Yan, lumabas yan. So, sa stream tayo. Ngayon, i-click nyo yung assignment na pinapagawa ng teacher nyo. Pagka-click nyo, lalabas po dyan kung ano ang gagawin nyo. Ito yung title. Tapos, ito yun kung ilang points, kung kailan niya pinost, kung anong oras. So, example yan, pakibasa. Okay, so ang sabi po dito, gumawa doon ng video at isend dito. So, dito kayo mismo magsisend kung saan siya nagpost ng assignment. So, paano nyo gagawin yon? Punta kayo dito sa your work. Para kayo makapag-send, kailangan gumawa muna kayo ng video bago nyo isend dito. So, ngayon, i-add nyo siya. Add or create. Pindutin nyo yan. Lalabas dyan, may pagpipilian kayo kung saan kayo kukuha ng ipapasa nyo. Kung sa Google Drive ba, kung link ba ipapasa nyo, or kung galing sa files. Okay? Pwede din itong mga ganito. Pero, ganito, ito lang po yung main dyan. So, ngayon, dahil nasa computer ko yung video ko, pupunta ko ngayon sa file. Pindutin natin yung file. Okay, tapos, pipindutin ko po yung upload. Ay, hindi. Itong recent pala. So, punta ako sa files ko. Hanapin ko, di ba? So, kailangan po pala, bago kayo makapag-send dito, i-upload nyo muna sa Drive. Okay? I-upload nyo dito kung ano yung papasa nyo. Yan, lalabas ngayon sa computer nyo kung alin dyan. Tulad nyan. O, kunyari, nakahanap po na yung video ko. Yan, click ko yan. Antayin kong lumabas. Then, yun na. Nakamagsisend na siya. Okay? So, lumabas na yan dyan. So, i-check nyo kung naka-ready na yan dyan. O, so, nakita nyo kung paano yung video. Ngayon, paano naman po kapag picture ang i-send? So, galing dito, dun ulit sa file. Punta ka sa upload. Ganong step lang din. Pindutin ng browse. Hanapin kung saan nyo po nilagay yung picture na yon. Example, ito. Nahanap nyo na yung picture. Click nyo. Tapos, mag-upload yan dyan. At yun, lumabas na siya. Okay po? Okay. So, pangatlo, paano naman po kapag files or documents ang isi-send namin? Ganon din. Kailangan gawin nyo muna yung documents nyo bago kayo mag-send. Example, nakagawa na kayo ng documents or yung Microsoft Word. Punta kayo sa file. Tapos, upload nyo. Browse. So, hanapin nyo ngayon kung alin dun yung ginawa nyo at ipapasa nyo. Example, ito, Microsoft Word. O, papasa nyo ngayon to. Hintayin nyo mag-load. Pag nag-load ay... Kapag nag-load, so nakita nyo na. So, tatlong ways yan kung ano mga klaseng files ang pwede nyong i-upload. So, ganyan lang lahat yon. Next, para mapasa nyo, gawin nyo, pindutin nyo itong turn in. So, yan. Tatanungin kayo ulit kung gusto nyo siyang i-turn in nyo na. Okay, so, nasubmit nyo na yon.
So ngayon, check po kung lumabas yon bilang teacher. Check natin kung pumasok yung gawa. Okay, so nandito ako ngayon. Ito na example yung account ng teacher. So titignan ko ngayon kung pumasok yung gawa pag turn in. So tignan natin sa classwork. Doon sa pinost natin na assignment, sa pinost ng teacher. Okay, so may nakalagay, may isa nang nagpasa. Diba? So yung nag-turn in, lumabas na siya. At yun na din yun. Yan o. Okay, tapos pag nag-grade na yan, dito gigrade na ng teacher yan. Okay, so alam nyo na kung paano.